Isang Paranaque sa may pinakamaraming kaso ng dengue sa Metro Manila, kaya ito ay sinailalim sa state of calamity. Sa dami ng mga nagkakadengue, kinukulang na raw ang supply ng dengue kits. Live mula sa Paranaque, may unang balita, si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Paranaque ng outbreak ng dengue. At narito na tayo sa ospital ng Paranaque. Hindi bababa sa 140 ang naging dengue patients nila para sa buwan lang ng Agosto. Sa September, they're also expecting same numbers almost. Ayon sa hospital director ng ospital ng Paranaque, si Dr. Neil Ortesa, sa noong buwang Hulyo, nagsimula ang paglobo ng bilang ng dengue cases sa Paranaque. 106 ang bilang ng dengue cases noong Enero, bumaba yan ng 28 noong Pebrero, 13 noong Marso, 9 noong Abril, 5 noong Mayo at 5 noong Hunyo. Pero pagdating ng Hulyo, yung bilang na 5 naging 45. At ayun na nga, 141 noong Agosto. Hinihintay pa yung bilang ngayong Setyembre. Dahil sa muling paglobo ng dengue cases, nahirapan daw ang ospital ng Paranaque sa supply ng dengue kits na may lamang confirmatory tests para sa mga pasyente tulad ng blood test. Pero natugunan na raw ang kakulangan ito. Napuntahan din natin kanina ang isang private hospital naman, ang Paranaque Doctors Hospital, at hindi rin bababa sa 100 yung kanilang naging mga dengue patients. At sa magdamag, ang kanilang sitwasyon ay yung iba ay hindi pa agad mabigyan ng kama for confinement sa dami nung nagkakaroon ng dengue. Sa taon ng pagsusuri, nangyayari raw talaga ang pagtaas ng bilang ng dengue cases kapag tag-ulan ayon kay Dr. Ortesa nga ng ospital ng Paranaque. Pero mas marami raw ang kaso ngayong taon kumpara noong nakaraan. Lumalaganap ang dengue dahil sa Aedes aegypti na lamok. Nagkakaroon nito 4 hanggang 13 araw mula makagat ng pasyente. Para maiwasan ito, maging malinis sa paligid, lalong dapat bantayan na walang stagnant water. At Marisa, magpatingin agad sa espesyalista kung mararamdaman ng mga sumusunod na sintomas, lagnat, muscle pain and soreness, rashes, diarrhea, at palagi ang pagsusuka. So early detection talaga yung susi rito para hindi lumala yung sintomas ng dengue fever kung sakali yun nga ang sakit. Yan ang latest mula rito sa Paranaque. Balik sa'yo, Maris. Okay, yun nga, Bame, kung halimbawa dahil sa dengue, time is of the essence dyan, kung hindi kagad natutugunan sa mga ospital, ano yung ginagawa nila? Ililipat ba yan sa ibang ospital para matugunan agad or paano ba? Well, sa lahat ng mga sinugod dito, hindi lahat ay for confinement. May mga iba na if kaya naman siyang i-manage ng family sa kanilang mga bahay, they treat it as an outpatient, tapos binibigyan nila na instructions. And yun talagang iba rito, 4 to 5 days lang itinatagal sa ospital. Talagang matugunan lang yung pinaka-urgent na needs ng mga may sakit sa dengue patients kasi marami rin talaga dito mismo sa city. If nagkakaroon na talaga ng overcapacity, isa sa mga options nga ng mga administrator yung sakali i-check kung meron pa yung sa ibang hospital. So constant communication sa mga hospital sa ganitong situation. Maris. Alright, maraming salamat. Bam Alegre.